napapabalita na hiwalay na daw si Ayon Perez at si Vice Ganda. Hiwalay na daw kami ni Ayon. Etong mga demonyong to. Halos wala kang mga boses, wala pa rin lumalabas na matino at maganda sa bibig mo. Uy, 2022 na. Iilan na lang yung araw mo sa mundo. Aha, kadiri, pag may pera na si Ayon, iiwanan ka rin yan, Vice. But do you think it's just for money? It's possible? That's possible. This is a massive insult to women. Has PCOS, acne. Marami ang merong pang mas nalalang acne sa'yo. Dapat sila yung namumblema. Pero ikaw, yung isang pirasong acne, pinoproblema mo. Yung totoo, nasan ang acne dito? Yun nga! Wala, walang acne. Napaka-insensitive niya to post that. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausuera with a heart. What's up mga kasausauera at kasausauera? Ito na naman ang panibagong pag-chismisan ng mga chismoso, chismosa, sausauero, sausauera. At syempre, meron pa rin tayong guest. Feeling ko nag-e-enjoy itong mga to, no? Pang third episode yun ah. Grabe, no? Nag-e-enjoy kayo, no? Weekly kami pumupunta dito. Parang daily na kami pumupunta dito. Pero yun nga, eto na naman. Mga kasausawero, alam nyo, feeling ko ano na kayo. Legit na sausawero at sausawera na kayo. May sumigaw sa amin one time. Ano sabi? Sausawero, JJ! Tumingin naman. Proud na proud. Proud na proud, no? Nakakaawa kasi yung pagkasausawero mo. So pag tinawag ka, Jay, na sausawero, JJ! Ha? Ha? Ganun yung sign? Ano sign mo? Kasi sa amin, ang PBA Moto Club namin, amazing yan. So bakit tinatanong nila, bakit nakalabas yung ito? Oo nga, bakit ganyan parang ano lang? Check letter A. Kasi pag ganyan, peace. Yung sa amin, letter A, amazing. Oh. So ikaw, anong sign mo sa sausawero mo? Kasi kami, kunyari, Jay, pag tinawag, amazing! Ano sabi mo? Amazing! Alright, see? Ayan, pag-iisipan natin. Ngayon ikaw, dapat... Tsaka! Yeah, ganun, tapos heart. Pag sausaw mo, with the heart. Ah! Ako nakaisip niya, ha? Grabe yung introduction natin, ang haba. Dito mo talaga mapapatunayan na ang daldal. No, we're having fun. Yes, of course. Sa mga gustong i-invite niya sa Sausawera episode niya, promise, we're having fun. Tama yung mukha ni JJ. Parang, oh, ang saya niya, promise. Ay, kayo na ba ako salita ng salita? Sagot na dito. Yes, at once, they go said. Pero wait, a little background lang, ha? Sausawan lang natin ng konti si JJ. Okay, go. Alam niyo, ganyan talaga siya. Kahit sa bahay namin, minsan din talaga kami nag-uusap niyan. Mas gusto pa namin nag-uusap sa phone. Kasi, parang walang sustansya kausap. Bakit kung wala pinapakain ng gulay? Eto na nga, sa kaabang-abang talaga yung sasawsawa natin. Oh, magandang topic yan. Kilala ko ba yan? Kilala ko. Oh, kilala nyo to. Alam ko dati, 2009, nung nag-i-start pa lang kaming mag-date ni JJ. Alam ko, nataypan siya nito eh. Wow! Oh, maganda ba yan? Maganda? Doon kami first time na nag-meet ni JJ sa Daft Line. Pinuntahan ako ni JJ doon. Sobrang crush ako ni JJ dati. Pinuntahan niya ako doon. Okay. May video pa. Tapos patay na patay ka sa itsurang yan. Hoy! Na, sa tingin mo ba? Sorry. So yun, sakto nag-promote ako doon ng magazine cover ko. Tapos ang host doon ay walang iba. Ang napakaganda. Napaka-sexy. Sobrang sikat. Kilala niyo na kung sino? Hindi. Hindi tayo nga namin. Walang patience. Ito naman, di ba nakapag-guess? Walaan mo, sino? Hindi ko makakalala. Ikala mo? Wala ka man lang, ano ba? Nagka-crush siya sa'yo. Nagka-crush siya kanya. Tapos mahilig siya sa kabayo. Ay, kilala ko na. Kilala ko na kasi nanonood ako ng show niyo. Sino? Si Vice Ganda. Yes! Yung po ang ating bagong sasausawan. Walang iba, kundi ang napakaganda, napaka-sexy din. At talaga naman sikat na sikat, no? So, Vice Ganda at syempre ang kanyang jowa. Hindi ko alam kung jowa ba o asawa niya na si Ayon Perez. Ayon Perez, rider yan. Ah, oo, oh, grabe, no? Ang ganda Ayon na Perez, ride with us, boy. Okay. Feeling ko makakapag-ride na siya sa inyo. Dahil? Dahil eto nga, napapabalita na hiwalay na daw si Ayon Perez. Yun nga, hiwalay na daw si Ayon Perez at si Vice Ganda. So, ano ba sa tingin ninyo? Hindi namin alam niya. Alam mo ba? I have no idea. Ano nga ba ang chismis? Eto na nga. May mga naglalabas ang balita na malungkot ang komedyante. Si Vice Ganda, dahil meron kung anong pinagdaraanan sa personal niyang buhay at usap-usapan, may connect daw ito kay Ayon. Ayon sa kwento, napapadalas na daw ang pagtaambay ni Vice sa mga bar. Kapag ganito daw ang drama ng komedyante, malungkot daw talaga ito. At posible talaga may pinagdadaanan.
So itong chismis na to nang galing kay Nay Christie. So hindi po sa akin ang galing. Sasawsawan lang po natin. Baka si may magbasa. Sa mga hindi nakakaintindi, kunyari ito yung chismis. Oh. Ikaw itong ano, sinawsaw mo, tapos in-explain mo. Correct. So ito na nga. After ilang oras ay nag-post naman agad si Ayon Perez sa kanyang TikTok account na may pasaring sa naturang kolumnista na si Nanay Christie Fermin. Pinaringgan daw. Tapos pinabulaanan din ito ni Vice Ganda sa kanilang programa na It's Showtime. Ito yung comment nila. Grabe naman yun, no? Halos wala ka mong boses, wala pa rin lumalabas na matiyo at maganda sa bibig mo. Uy, 2022 na. Iilan na lang yung araw mo sa mundo. Grabe si Ayon Perez na pumatol. Tapos ito sabi, masaya kami, huwag kayong gumagawa ng mga ano-ano mga chismosa kayo. Hiwalay na daw kami ni Ayon, etong mga demonyong to. Grabe naman. Oh, sinasabi niya pala hindi. Mga demonyo, naniniwala ba kayo na hiwalay na si Ayon Perez at si Vice Ganda? I really don't know. I don't know. Wala nang makasagot niya pero dahil na chinichismis siya. Oo, chinichismis lang siya. So may mga probability. Oo. So kung hiwalay na sila, edi so be it. Kala ko ba crush si JJ? Hindi. Ako na nagsabi nun baka mag-post din si Vice Ganda. Hoy, wag kang feeling error RR, hindi ko crush si JJ. Ako naman, bilang sausawera, since sinabi ni Vice Ganda na masaya kami, huwag kayong gumagawa ng mga kung ano-ano. So feeling ko, it's just as chismis, hindi siya totoo, na hiwalay na sila ni Ayon. And ako, I want to believe na hindi sila hiwalay ni Ayon. Kasi, I have a friend who's close to Ayon. O, diba? Chismis to. Pero magandang chismis. Hindi mo pwede pangalanan. Hindi ko mapangalanan. Grabe daw, sobrang in love daw talaga si Ayon kay Vice Ganda. And si Ayon, sobrang tinu daw talaga. Parang yung friend ko, tinanong siya, bakit tayo mong mababae? Hindi naman malalaman ni Vice Ganda. Tapos ang sagot daw ni Ayon, lalaki tong mong friend, dami na to ha. Hindi daw niya kayang gawin kay Vice Ganda yon, kasi nga, mabait nga daw si Vice Ganda. Sobrang mahal na mahal niya daw na hindi niya daw kayang parang gumawa ng mga milagro para daw masaktan si Vice Ganda. So ako, I want to believe na talagang Ayon is being loyal and faithful to Vice Ganda. Hindi sila maghihiwalay for now. Kasi nga, sobrang ganda ng relationship nila. Mapapatunayan natin yan. Pag pumunta sa show mo, si Christopher Min, saka si Vice Ganda. Pinagsama mo dito. Kunyari, ito si Vice Ganda, tapos ako si Christopher Min. Ano mo problema mo? Baka ginichismis mo ako. Kaya nga, o. Kaya na lang. Mapapatunayan natin. Pero alam mo ba na hindi sila magsasama? Kasi nag-aaway nga daw yung dalawa. Yun nga yung purpose mo. Sa sausawera, pagkasamahin mo sila dito. So, Vice Ganda, Christopher Min, kung nakikinig kayo, come, let's join us. Oh my goodness! Para matapos na yung chismis. Kasi pag hindi mo hinarap yung chismis, magiging chismis lang siya. Oo. Pag hinarap mo, magiging ano siya. Dapat sausawan nila, no? Oo. Kahit nga, Zoom meeting lang kayo. Tatlo eh. Pasok na. Zoom meeting po tayo. Vice Ganda, kung napapanood mo to, tara, Zoom meeting tayo. Pero wala ka namang kakampihan, di ba? Magiging ano ka, neutral. Neutral tayo. Yun naman yung sausaw natin. Kaya nga, ang lagi nating hashtag is sausawera with a heart. Para ma-solve, iparating natin. Itag natin si Vice Ganda. Si Ayon, isama mo na rin. Para magkatabi sila. Tapos magkakalong pa. So, totoo bang iwalay na kami? Hindi, di ba? Masabihin ni Christopher Min. Ano? Oh, guys, I'm sorry. Diba? So, para masolusyonan, iharap-harap tayo. Correct. Ganun talaga dapat, no? Wala nang pakeme-keme. Sabi ni kasawsawerang Abigail Mariano Montes, kala niya babaeng-babae siya. Diyos ko, ating mo, Vice, ganda. May pera ka lang. Kaya kami na mahal niyan. Gumising kang ang grabe, ang harsh. Harsh. We're living in a modern world na kasi. We respect kung ano yung sexual appearances or sexual desire ng isa't isa. So, respect is the key here in our modern world. So, yung comment na yung ganyan, hindi yan positive. It's negative. It's negative, kami sa Amazing Club namin, okay. We condemn that specific, pero, always respect and we show love. Pero since napag-usapan na to, gusto ko kayong tanungin, mga kasawsawero, may chance ba na magkaroon kayo ng same-sex relationship? Okay. Kanina pa ako salita na salita, ikaw naman. Do the honor. For me personally, I don't know about Rico. Okay. How personally, dude? Why naman? I like women too much. Oh, women! Women. I like women. Women! So may women pa? Sino? Sabihin mo sa mundo, kundi mag-aaway tayo, sino yung woman na yan? Ah! Lami na ba ako? Lami na ba ako? Charot na. Halika dito, kiss tayo. JJ. Ikaw, ito. Baka, kasi, minsan. I mean, first of all, ako ha, hindi ko alam kay JJ. Dahil, sinabi niya na, ayaw niya ba? Okay, ako nga. Siya nga, hindi ko rin ha. Hindi ko naman sure, naniniwala ka ba siya. Ayaw niya nga eh. Hindi, kasi nga ako. Ikaw, ito mo ba may chance? Confident ako sa sexuality ko. Ang sinasabi ko nga sa'yo, nakatabi ko na matulog to, isang kamang maliit. Tumakap ako sa kanya. Nag-spooning ba kayo? Oo, tapos naramdaman niya may mantika sa likod niya. Tapos sabi niya, Rico, ano ba yan? Pinulong ko sa kanya.
Huwag ka mag-alala. Confident ako sa sexuality. Cellphone mo lang eh. Cellphone lang pala. Cellphone lang pala yung mabigas. Oh, so, ay, ako, I'll be honest, hindi ko kaya. I-clarify lang din natin. We don't judge the person doing that. Oh, yes. Na yung kunyari mga nakikipag-relationship sa mga gays. Kasi ako, I also have a transgender tropa natin yun. Na sister, diba? Kung yun talaga yung sexuality nila, so be it. We do not judge. And then, choice nila yan. Yeah, biba, LGBT. Ibig sabihin nun, we support and we respect. Yun lang naman yun. Eto, last tanong na lang. Ikaw ba, nagkaroon ka ng relationship with same sex? No? Masa support yun. Feeling ko pa meron. Support mo pa rin ako. It won't change our friendship. Ah, sige na, aminin mo na. Umami ka na dito lang. Wala. So ito naman, sabi ni Kasawsawerang Winnie Tagalog, di naman issue yan. Anong meron sa kanila? Wala na kaming pakialam dyan. At saka hindi importanteng issue yan. Anong gagawin nila? Mag-arnis? Arnis? Yung ganyan, kahoy. So yung ano nila, aarnis? Parang sword pie. Sword pie. So ganun lang yung gagawin? Pwede rin namang hindi eh. Oo. Eto naman, sabi ni Kasawsawerong Roger Pangal. Kadiri, pag may pera na si Ayorn, si Ayorn, iiwanan ka rin yan, Vice. Ano mo sasabi nyo dun? Pera-pera lang? Sabi mo, kayo na pa ako salita. Bro, I don't know Ayorn. I've never met him personally, so I can't really say it. But do you think it's just for money? Hindi ko nga alam. Hindi niya kasi ilalang. But do you think, ano, in general, do you think some people will make pagol to gays or transgender because of money? Do you think that's possible? That no, I mean, that's reality, especially nga, explain ko sa'yo nung college ko. Sa college, yung mga LGBT will offer the college player some monetary stuff para to have companionship. So, syempre, itong si mga college. Kasi wala pa kayo masyado mag-care. Wala budget. No? So, sasama. So, that's reality, a bit. Mm-hmm. But, I don't condemn. There's also a possibility na in love talaga sila sa isa. Walang kahit sino, unless sobrang galing na manghuhula. Na kayang hulaan kung sino yung nakakaisip kung anong isip ng isang tao. Mm-hmm. But, doon kami titingin sa perspective ng positive way. So, kung titingnan namin na mahal nila yung isa't isa. In my own opinion, the mere fact na proud si Ayon, parang I think first boyfriend yata ni Vice Ganda to na nag... Ilang years na ba sila? Pinangalandakan siya as girlfriend. Not sure. Mga 4, 5, ganyan. So diba, I think si Ayon pa lang yung isa-isang boyfriend ni Vice Ganda na talagang pinanindigan siya at pinakilala sa publiko na ito ang girlfriend. Actually, nakikita namin yung si Vice Ganda sa Puerto Galera. Dati. Kasi nga, ano ako, diba, born in, ano ako sa Puerto Galera. Oo. Na-offeran so, ka ba? Ni Vice Ganda. Hindi ko pa siya nakikilala. Okay. Pero sa tingin mo, nung mga panahon yun, kung inoferan ka ni Vice, as boyfriend, gusto kitang maging boyfriend, sa tingin mo, may pag-asa, may chance? Meron yan. Sorry po. Okay, as a friend. Hindi, napaisip eh, no? Si Vice mabait din. Oo, naging friend ni JJ yun. Friend namin si Vice. Oo, nakakasama niya, kumimik yun dati. I mean, kung gusto niya yung Vice ng friendship, andyan lang kayo. Kaya, friend nga natin si kapatid mo eh. Oo. Eh, gusto daw ni Vice mag-motor, kasama kayo. Oo, sa kaiso sa likod ko. Pero pag may naramdaman ako na nasa likod ko na, no? Dapat cellphone lang yun. My goodness, grabe mga kasawsawayaran. Mainit-init itong mga topic natin. Na rated R to ah. Oo. Rated RR. Grabe, no? Rated RR. But we're just having fun. We don't want to, ano naman, make you feel na bastos tong usapan natin. We're making sawsaw with a heart. Oo, correct. So ito pa, sabi naman ni Kasawsawerong St. Michael, sino man ang nakisama sa kapwa lalaki o babae ay tiyak mapupunta sa impyerno. Sana magbasa ni Vice. O grabe naman. Sobrang religious naman niya. Iba na kasi yung ano ngayon. Iba na yung era natin ngayon. Iba na yung modern ano na tayo eh. Grabe na yung social media natin. Oo. Lahat-lahat may power na to put their opinion. Correct. Sa higher social level. Social media. Oo. So iba na ngayon eh. Ako naman gusto ko itong sawsawan. I want to believe na you shouldn't judge the person kung mapupunta siya sa langit or lupa. Because, only God. Oh, only God can judge. Kasi for example, ako what I learned before ha, na yes, kunyari, nabasa ko nga sa Bible na talagang same sex is not, hindi naman inaano ni God yan. Pero, anong pinagkaiba mo sa mga sinner? Eh, lahat naman tayo sinner dito. So, you shouldn't judge the person. Let God be the judge. Grabe yung bunganga ni St. Michael. Nagdidigil ako. So, ito naman. Sawsawerong Merwin Nabanag. Sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte para makaangat ka sa buhay. So, ibig sabihin niya, dinasabi niya na dumidiscarte si... Pero si, ano ba, si Ayon, before na he met Vice, ano? May ano? Budget na ba siya, or... Is he, ano, artista siya, or... Artista na ba siya, sikat na ba siya? No, or... he just became an actor. Yun, galing siya sa show na Showtime. Doon siya na-discover ni Vice Ganda. And then, parang nagbibiro-biruan lang sila. From what I know, ha, parang binibiro-biro lang sila until nagka-developan yata, tapos naging sila. Basically, si Ayon sumikat because of Showtime and because of... yun
pakinggan. Mas ganda. Parang ganun yata. Dahil nagkainlaban sila. Very honest naman siya nung sinasabi niya galing sila sa hirap. Pero ngayon, mayaman na si Ayon. And sobrang generous naman daw talaga ni Vice Ganda. So what? Kung halimbawa tinutulungan ni Vice Ganda si Ayon, eh mahal mo yung isang tao, bakit hindi mo tutulungan? Diba? Ganun naman yun. Ikaw yung nakakaangat, eh di tulungan mo yung partner mo. Love moves in mysterious way. Correct. So bakit love moves in mysterious way? Kasi nga, hindi nga natin mapapatunayan kung ano yung mga sinasabi ng mga haters. Dahil wala naman tayong power to think kung ano yung kaya basahin yung mind ng isang tao. So makikita na lang natin sa action. So kung may bad intention yung Ayon, 1 year, 2 years, iwalay na yan. Correct. At matagal na sila. So it's been 4 years, 5 years, and then they're still together, they're still happy. Edi, ibig sabihin magandang intention. And I heard, hindi lang ako masyadong sure, nagpakasal na daw itong mga to. Secretly. Oo. Kaya, congratulations. Ibig sabihin talaga nagmamahalan. So ito naman, sabi ni kasawsawerong Annabel Tamparo. Vice, kung saan ka masaya, then isa na ako sa nagsusuporta sa'yo. Bayaan mo ang mga Marites na manigas sa inggit na inggit sa'yo mula ulo hanggang paa mo. Sa relasyon nilang dalawa o kahit kanino man, eh wala tayong pakialam doon. Mind your own life. Hindi lang sila ang couple na ganun. At least alam ng publiko kesa marami dyan na tinatago lang. Yun, totoo naman yun. Saludo ako kay Ayon kasi nga talagang... Proud ka kasi may label. Correct! Buti pa to, may label. Eh, nabalik na naman tayo kay Ruru tsaka kay ano? Kay Bianca. So ayun na nga, diba? Grabe itong sinawsawa natin na Ayon and Vice. Complicated kasi yan kasi yung sexuality is broad idea. Walang nakakalam ng tamang sagot at bakit sagot. Correct. Basta we shouldn't judge the person. Don't judge the book by its cover. And don't judge if you're not a judge. Bubblegum lang yung judge. At dahil dyan, naglobat yung na. Ano natin. Oh. Sa sobrang daldal natin, naglobat. We're having fun kasi. Ang daldal nyo kasi. Ako lang madaldal si JJ. Hindi, pero ang sayo yung kaano. Hindi ako nagkamali na kayo yung Guinness ko dito. Grabe. May tiyak ba ito? Wala yan. Ay, wala. Narinig nyo mga kasawsawera at kasawsawera nagtatanong, may tiyak ba ito? Hindi pa, sampaling pa yun dyan eh. Ito naman, pangalawang sasawsawan natin. Ito maganda rito, nag-trending to. Bago na naman, meron ba rin? Oo, hindi tayo maubusan ng sasawsawan. Everyday, meron tayong sasawsawan kasi hindi natatapos ang chismis sa mundong ito. Unlimited ang chismis. Diba? Grabe, no? Ito, ang sasawsawan natin, walang iba kundi si Heaven Peralejo. Nag-trending siya kasi nag-post siya. Sobrang shallow lang ng post. Binash na siya kagad. Sabi, just a daily reminder that having acne is nothing to be ashamed of. Totoo naman talaga. Sabi niya, I've struggled battling with acne for so many years. I had a hard time accepting my skin because it just got worse to the point that it also affects my body weight. I was so scared to be judged, especially in the industry I'm part of. And then I realized that the problem is with those people who criticize you for being a man. I am aware of my flaws and I embrace them. Never let anyone make you feel bad about yourself because of normal things. Love yourself and take care of yourself. Narinig ko na yung Heaven Paraleo eh. Ex yan ni, Oshila pa, ni Jimwell Pacquiao. Actually, ang dami yung naging ex. So, Jimwell, tapos yung Kiko Estrada ba yun? Dalawa lang pala. Pero pag dalawa, di ba, considered marami na. So, ito siya. Sasawsawan natin itong mga kasawsawero. Kasi nag-post nga siya about yung sa struggle niya about acne. And then, nag-trending siya. Kasi... Ilan taon na ba siya? Mata pa to. Acne. Kaya siya binash. Hindi, alam mo, ang suggestion ko dyan, huwag niyang pansinin yung mga tao. Dahil alam mo bakit? Normal lang magka-acne dahil hormones mo yan eh. You're growing up eh. Pero hindi nga, kaya siya binabash kasi nga, nagsasabi siya about acne pero wala siyang acne. Feeling ko pinost niya kasi maganda yung lighting. Hindi, ako naman ito ha. Na yung sinabi niya before, na nag-struggle siya about acne. So meaning, dati. Tapos ngayon siguro, maganda na yung face niya or whatsoever. Makikita siya. Grabe. Hindi nyo ito pwede makita. Magkakasala yung mga mata ninyo. Mga sexy pa rin yung asawa mo. Mas maganda asawa ko. Tsaka mas sexy pa rin, no? Oo naman. Mas maganda ka. Tinitingnan pa rin. Zinom pa. Tinitingnan ko yung acne. Nasaan ang acne dito? Yun yung issue, di ba? Yung acne. Yung totoo, nasaan ang acne dito? Yun nga. Wala nga. Hindi nga alam yung acne kaya sinubing. Hindi naman ikaw masyado ako madami yung utak. Grabe! Alam niyo ako? Ayan, kasi umalis si Mrs. to. Tinignan ulit. Dahil umalis si Mrs., tinignan ulit. O, bumabag. Anong masasabi mo? Walang acne. Ayan, talagang, hindi pa. Parang tagal, kanina pa yan ah. Hindi, walang acne. Mga buwisit kayo. So, ang problem niya lang, sasawsawa natin dahil sa acne niya? Acne niya? Hindi, pero ako, akala ko nagpagawa ng boob. Sorry ah, Heaven. Yun talaga yung akala ko. Kasi dito sa shot na to, tingnan ninyo. Pag ganun eh, di ba? Push up siya. Paano mo nalang nakapush?
push up. Bro. It's a sports bro. Ah, okay. So ito na nga, sabi ni kasawsawerong Gino Monreal Hinona. Toxic positivity. Is this your definition of acne? Or sunod mo na caption, no to body shaming. She is. Pick your struggles. Kasi parang siguro feeling ko yung mga nagbabash sa kanya, parang feeling ko marami ang meron pang mas nalalang acne sa'yo. Dapat sila yung namumblema, pero ikaw, iisang pirasong acne, pinoproblema mo. Ang laki ng problema. Ang laki ng problema niya. Naging issue. Eh, alam mo naman dito sa Philippines, lahat nagiging issue. Kaya tayo, hindi tayo nawawalan ng sinasawsawan kasi na, nakakatawa talaga yung mga Pinoy. Tapos ito na, sabi ni kasawsawerang Ella Ella. This is a massive insult to women, ito yung sinasabi ko, who has PCOS acne and are struggling every day because they thought they look atrociously hideous. Pick your gear, Miss Heaven. This type of pose is eminently callous, knowing not a single acne is visibly prominent. Grabe na, sumakit yung ulo ko dun sa English, ang lalim. Malakas sila mang bash, no? First of all, yung Heaven pa rin, nag-post lang siya dahil sa acne. Kung yung sa picture, baka hindi naman yun yung picture niya na may acne siya. Baka nag-makeup na siya, hindi niya kayang i-picture yung acne. Correct, niya. Yung may acne siya. Pero siguro kasi yung mga tao, feeling nila, kapag nag-post ka nga ng ganyan, dapat pinapakita mo yung acne. Kaya nga, sa lahat ng babash, give me one person na hindi nagka-pimple. Sabihan mo ko, kahit sino. Buong, lahat ng mga tao magkaka-pimple. Iba-iba naman kasi yung bane ng mga tao. Oo. So kung may isang pimple siya, eh worse na sa kanya yun. Correct. Ay, ako ganyan ako. Hindi ako sanay na meron akong pimple. Kaya isa lang, sobrang ano na ako. Yung napapalala na. Yun, eh, I mean, no offense to sa lahat ng mga tao na merong mga pimples or whatsoever na nag-struggle about pimple, ha? Like ako, hindi ko talaga kaya na meron akong pimple. Pinapa-inject ko kagad siya. Si JJ, pag may one pimple, tinitiris niya. Nahihinis ako. Ayaw tumatasip yan. Ano sa lamin? Laman. Natural. So ito naman, sabi kasawsawerong Godwin Kwe. Okay, we get the point, but where's the acne? Yung nga issue, nag-post siya lang, pero wala naman siya na. So nababash siya dahil... Nag-post siya na wala naman siyang pimple, na-insult yung mga tao. Na may pimple. Siguro napaka-insensitive niya to post that. Ang babaw naman. Ang babaw. Eh alam mo naman ang mga tao mababaw. Sabi ni kasawsawerang Hazel Jean Banawis, pimple lang yan, tungaw. Gamit. Kaya alam niyo ako, pag bored ako, wala akong ginagawa talaga kung di magbasa ng mga comment. Kasi doon ka talaga sasayin. Tungaw ko pa. Pimple lang. Ito pa. Sabi ni kasawsawerang KS Tandingan, ganda lang talaga ang bag mo sa Earth, Heaven. Nasaan ang acne? Yeah, kailangan pumunta si Heaven para dito sa show mo at ituro niya kung asan talaga yung acne niya. Lahat na lang invite. Para masolusyunan natin. Hindi, kailangan. Para natin masosolusyunan, Heaven para dito kung hindi namin makikita kung asan yung acne mo. Correct, oo. Dapat talaga. So itutok niya. Oh, pag nakita niya. Ayan, oh. Pag tinutok mo, zoom in. Tapos na yung show. Tapos na. Ano ba? Ano ba? Ibabasa ka niya. May acne nga. So, itong show natin na to. Solution na rin. Oo, solution. Perfect tong show mo eh. Sa kakasaw-saw mo, magkakasolution. Tama. See? So, kailangan lahat sila pumunta dito para mag-ano. Para masolusyonan. At dahil dyan, tapos na naman po ang ating pagsaw-saw. Grabe, no? Maraming salamat mga kasawsawero, Rico and JJ. Talagang officially, ano na kayo, sawsawero na talaga. We are honored. Our pleasure. It's a good experience. Actually, it's very entertaining. So, sa future na i-invite ni RR, Queen Sawsawera, hindi kayo magsisisi. Nagsisisi ka ba? Every day. Hindi pala sa show, everyday pala magsisisi dahil ako yung kasama, no? Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo dito sa ating programa na Queen Sawsawera Vlog. I hope na patuloy lang po kayong sumuporta. And please, kung may time lang po kayo, like, share, and subscribe dito po sa RR Enriquez Queen Sawsawera Vlog. And then, kung okay lang naman din po, copy link nyo na rin po and then i-share ninyo sa mga social media ninyo. Uy, at dahil dyan, no, i-promote natin yung Crayola Ipo Coffee natin na talaga namang... Favorite ko yan. Oo. And okay. Sobrang ano ako, I feel blessed talaga na until now, hindi pa rin sila bumibitaw sa atin. Na marami pa rin tayo... Eh, kasi naman yung Crayola Ipo mo, lahat ng mga coffee na try ko, nagpa-palpitate ako. Yung coffee mo lang yung hindi. Talaga? Oo, oh, favorite ko yun. Lagi kong iniinom yun. Di ba yung pieces ko nagbebenta din? Oo, oh, correct. Oo. Oh. Ginagamit namin yung Crayola Ipo everyday. Walang palpitation. Correct! Kaya ang Crayola Ipo ay... Amazing! Okay naman! PBA Moto Club, tuloy-tuloy lang po yung order nyo sa mga merchandise namin. Nationwide. Pwede umabot pa ng Switzerland. Worldwide tayo. World. May mga order sa amin from Switzerland, Austria. Medyo mahal lang, pero support pa rin sila. Mahal, mas mahal pa yung shipping nisa, pero bumibili pa rin sila. Again, in a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Queen Sawsawera with a heart.
Memorize yun na, no? Ikaw nga, kayo dalawa naman. Again, in a world full of hate, judgments, pretentious, fake it till you make it attitude, let's still be the queen, Sausawera, with a heart. Yes! Uy, alam niyo ba kung sino nag-ayos niyang English na yan? Ako talaga nag-create niyan, pero pinaayos ko. Si Doc Patsy ang best friend ni JJ. Doc Kat. Doc Patsy Canlas. Shout out. You're amazing. Thank you for supporting PBA Motoclub as well. The best doctors in the Philippines. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart.